Pinabura ng Comelec ang election protest ni na isinampa ni dating Dinalupihan Bataan Mayor Jojo Payumo. Bunsod nito, nakatakda ng magsagawa ng manumanong recount ng mga boto sa lugar upang alamin kung nagkaroon nga ng dayaan sa nakaraang eleksyon noong 2013. Magbabalita alerto alisto si Sara Maniago. At labas na ng final and executory order ang Comelec and Bank kaugnay sa election protest na isinampa ni dating Dinalupihan Mayor at former board member Jojo Payumo. Bunsod dito, mabubuksan na ang mga balota para sa manumanong recount ng mga boto noong May 2013 elections. Nito lamang nagdaang Pebrero, ibinasura ng Comelec and Bank ang motion for reconsideration na isinampa ni Dinalupihan Mayor Maria Angela Garcia. Nauna nang hiniling ng alkalde na pigilin ang naunang desisyon ng Comelec First Division na bumabaliktad sa naunang desisyon ng Bataan RTC Branch 5 na nagbasura sa nasabing protesta. Naghain ng petition for temporary restraining order o TRO si Garcia sa Korte Suprema, subalit natapos na ang 30 araw ay hindi ito nabigyan ng TRO. Batay sa protesta ni Payumo, hiling nito ang manumanong bilangan sa resulta ng 2013 mayoralty election sa Dinalupihan Bataan. Sa ika-anim na pahina ng 7 pahinang resolusyon ng Comelec and Bank na inilabas nitong January 29, 2015, nabigo ang kampo ni Garcia sa kanilang argumento na nagsasabing mali ang araw ng pagsasampa ng election protest ni Payumo noong May 27, 2013. Base naman sa naunang 5 pahinang dokumentong mula sa Comelec na inalabas noong September 10, 2014, iniuutos nito na pagbigyan ang hiling ni Payumo na bilangin ng mano-mano ang bilang ng boto noong nagdaang mayoralty election sa Dinalupihan kung saan lumamang ng halos 18,000 si Garcia. Hinala kasi ni Payumo nagkaroon ng malawakang dayaan gamit ang umano'y pre-programmed o nakaprogramang mga resulta gamit ang tampered compact flashcards ng precinct count optical scan o PICOS machines. Ikinatuwa ni Jojo Payumo ang naging desisyong ito ng Comelec. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa Comelec at nabigyan ng pagkakataon na makita ang mga katotohanan. Ano? At madalang ito dahil sa daming naging problema, pinagbigyan at nakita ng Comelec na maibigay sa taong bayan yung katotohanan. At sa araw-araw... Ayon sa kampo ni Payumo, inaasahan nilang sa susunod na linggo ay maumpisahan na ang pagbibilang o mano-manong recount ng boto base sa itatakdang petsa ng presiding judge ng Bataan RTC Branch 5. Kasama si Mike Sigaral, ako po si Sara Maniago, alerto alisto sa pagbabalita. So, solusyon ng raw ng DPWH ang mga nakaharang na